Hello everyone! Welcome back to my channel! Gagawa tayo ng Filipino-style spaghetti a la Jollibee. So, gawin na natin. Magpakulo ng tubig, lagyan ng mantika at asin. Para to sa ating noodles or pasta. So, kailangan natin ng 4 liters ng tubig para sa ating kalahating kilo ng ating pasta or spaghetti. Pag kumulo na yung tubig, saka natin ilalagay yung ating pasta or spaghetti. Naglagay din tayo kanina ng oil para hindi dumikit yung ating noodles sa ating cooking pot, and salt para magkalasa. So, ilublub lang ang spaghetti or pasta sa ating cooking pot na may tubig, at saka takpan ito. Antayin na maluto konti at paminsan-minsan haluin. Luluto ang noodles hanggang 8 minutes or depende sa lambot na gusto nyo. Pagkatapos, patayin ang apoy at i-strain ang tubig. Sunod naman natin gagawin ay i-prepare natin yung mga gagamitin natin para sa ating sauce. Gumamit ako ng carrots, tomato, and mushroom. Kasama na rin ng garlic at onions. At yung ating meat, chicken, hindi ko alam kung ilang grams yun. Basta isang buong breast chicken. So, hiniwa-hiwa ko ng maliliit ang ating carrots at gumamit ako ng manual na food processor para maging mas maliit ito. Pero kung kaya nyo namang hiwain ng maliliit, walang problema. Pero kung may gadget kayo na ganito, handy, hindi mo na kailangan ng electricity para gamitin, ay okay din. Nabili ko siya sa online store. Pero meron din sa mga supermarket niyan. At pagkatapos, hiniwa ko rin yung mga iba pang gulay gaya ng tomatoes at saka yung ating mushroom. So, hindi ko na siya nilagay dun sa ating manual food processor. Hiniwa ko lang pati yung ating garlic. So, hiniwa ko rin ng maliliit yung ating garlic. Pero depende sa inyo yan kung gusto nyo nang hiwain ng maliliit ang yung garlic or onions or yung iba pang gulay. Nasa sa inyo yan. Pero sa akin, mas prefer ko kasi yung garlic at saka yung ating onions ay maliliit yung hiwa. Yung mushroom lang ang hindi ko hiniwa ng ano, kasi gusto ko sa ating spaghetti na meron konting laman. So yung ating onions, hiniwa-hiwa ko rin to at nilagay ko to sa ating food processor para mas lalong pino. I mean, manual food processor. So, ayan, hinihila-hila lang yan para mabilis na mapino yung ating gulay or yung ating meat. So, ganun din ang ginawa ko sa ating breast chicken. Hiniwa-hiwa ko siya para mabilis na mapino dun sa ating processor. So, itong ating manual processor, food processor, I mean, ay kahit ano, pwede isa lang dito. Ayan, hilain lang siya ng hilain hanggang sa mapino yung ating meat. Ayan, makikita nyo naman. Mabilis siyang gawin, napaka-handy. Madali rin tong hugasan. So,
So, ayan, inubos ko lang na gawin yung ating chicken breast para i-grind dito sa ating food processor. So, hindi ako sure kung ilan grams talaga ito. Maybe around 300 to 400 grams yung ating breast chicken. Nakalimutan ko kasing i-grams. So, ayan, ready na yung ating mga sangkap para sa ating spaghetti sauce. So, gumamit ako ng Filipino-style spaghetti sauce from UFC. At meron din akong sweet paprika at saka laurel and black pepper. So, igigisa lang natin to sa ating cooking pot. Unahin natin yung ating onions at isunod na rin natin yung ating garlic sa paggisa. So, antayin lang na mag-brownish yung ating garlic at saka onions. At pagkatapos, ilalagay din natin yung ating ground breast chicken. Tapos haluin lang ito para pantay yung paggisa sa kanya. Lalagyan din natin ito ng black pepper. Tapos haluin ulit para pantay yung pagluluto sa kanya. At maghiwa-hiwalay din siya. So, i-continue lang to at pagkatapos takpan para maluto ng konti. At haluin. At pagkatapos dyan, isusunod na natin yung ating tomato para igisa. So, palambutin lang natin yung ating tomato kasama sa paggisa. At isunod na rin natin yung iba pang gulay gaya ng carrots at saka yung ating mushroom. So, mabilis lang naman maluto ang ating gulay. At lagyan na rin natin ito ng laurel or yung dahon ng paminta. So, sunod na ilalagay natin yung ating mga seasonings. Gaya ng ating sweet paprika, yung garlic powder, at saka yung ating chili powder. Naglagay din ako ng MSG pero optional to. At yung ating oyster sauce. Pero kung wala kayong oyster sauce, pwede kayong gumamit ng soy sauce lang at mag-adjust kayo sa sweet. Pwede kayong maglagay ng sugar. Pero kung ayaw nyo ng soy sauce, pwede rin salt lang. Okay lang din yan. At naglagay ako ng half cup ng water, yung ginamit natin sa pagpapakulo ng ating noodles. So, haluin at takpan lang ito hanggang sa maluto ng konti. So, sunod nating ilalagay yung ating spaghetti sauce, Filipino style. Sweet ito. Pwede kayong gumamit ng kahit anong brand ng spaghetti sauce. Marami naman yan. At kung gusto nyo, mag-adjust ng sauce, maraming sauce, pwede kayong maglagay pa ulit ng tubig, gaya ng ginawa ko, para more liquidy siya. At isimmer lang to at antayin na maluto. So, haluin to para hindi siya masunog. And pwede nyong tikman kung okay na yung lasa at yung balanse ng sweetness and saltiness ng ating sauce.
At patayin lang ang apoy at saka i-ready to serve na siya. So ayan, naluto na ang ating sauce at excited na naman akong tikman itong ating ginawang spaghetti a la Jollibee. So kung kayo ay matagal nang hindi nakakatikim ng Jolly spaghetti, pwede nyo itong itry na recipe. Simple lang ang mga ingredients, walang ganong at hindi ito mahal, madaling hanapin. So, ayan. Kung nag-enjoy kayo sa ating video, sana naman huwag nyong kalimutan na mag-like and mag-subscribe na rin sa channel na to. And please press the notification bell para sa mga bago nating i-uploads na mga videos. So, thank you for watching! Hanggang sa muli! Bye!